Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Sa kanyang karisma at nakakaaliw na content, kilala at kinagigiliwan siya ng marami. And this morning, ating pang mas makikilala ang isang social media influencer mula Rosario La Union, mga kapuso, with millions of followers in different social media platforms, tuloy-tuloy ang tagumpay at pamamayagpag ni Kent Brian Gapuz. Naibagabigat, Kent, at welcome sa Mornings with GMA Regional TV. Naibagabigat, Kuya Harold Reyes. Thank you for this interview, Kuya. And good morning to everyone. My name is Kent Brian Gapuz and sana mag-enjoy po kayo sa interview po natin. Kent, this is a great opportunity para sa mga, you know, fans mo, mga followers mo na mas makilala ka pa ng husto. Ano nga ba yung usual na morning routine ng isang Kent Brian Gapuz? Ako po talaga usually po, di ba, 11 to 12 na po ako nagigising. Kaya naman, hindi na po ako nag-aagahan talaga, diretso lunch na po. Ayun po. And ganun pa rin po, gigising kung may gagawin mo. Minsan po, pag papasok ka, yun, papasok. Pag ngayong bakasyon po yun, more on, papahinga po muna. And syempre po kasi nag-aano po kasi ako ngayon. Sasali po ako sa isang pageant, kaya nagre-ready po ako, nagre-rehearse po ako sa sarili ko. Diba? Talagang, well, i-maximize mo yung pahinga mo, lalo nakabakasyon ka, and of course, focus on your preparations. Now, Kent, meron kang nearly 3 million TikTok followers and more than 600,000 Facebook followers. That is insane. Grabe. These are two big social media platforms. Anong pakiramdam that you have gained this much popularity, Kent? Grateful po talaga kasi yung simpleng bata po talaga noon, biglang nag-boom yung followers, biglang ang daming nakakakilala talaga. Kaya sobrang pasasalamat ko rin po sa mga taong napapasaya ko, syempre, kasi dahil po sa kanila, hindi po ako magkakaroon ng ganong kadaming followers, views, ganyan po. And super blessed po talaga pag ganun yung feeling. Well, Kent, it is really meant to happen, I guess, no? Now, balikan natin, Kent, how it all started before becoming a social media sensation. Ano ba, sino ba si Kent noon, noong before siya maging social media influencer? At ano ba yung, kumbaga eh, yung turning point? Ano yung unang nag-trending na video? And of course, ano yung pakiramdam na padami ng padami yung followers and views mo? Nung una po talaga is, kung ano po ako dati talaga, sobrang wala po akong, medyo mahihiya po ako sa sarili ko talaga dati. And yung pinakauna pong nag-trend na video ko sa TikTok is yung time po na sumayaw po ako ng nakaskirt. Nakaskirt po ako in public. O, kasi may maraming mga puno po yun. And yun po yung pinakaunang nag-trend before that jumbo hotdog po. Ayan, Kent, since nabanggit mo na rin lang sa amin yung tungkol sa first na nag-trending na video na yan, na you know, you danced in front of your father na nakaskirt, yung jumbo hotdog na yan. Sino nakaisip? Saan nagsimula yung idea na yan? You know, paano mo binuo yung konsepto? Can you tell us the story behind that? Nag-start po siya sa public talaga. Then later on, parang sabi nila, since nakapalda nga po, itry mo sa tatay mo, ang daming nagre-request sa comment section. And ayun po, trinay ko sa harap ng tatay ko talaga. Pero yung reaction po talaga niya is yun po talaga yung kinatuwaan ng mga tao. Which is sobrang ano talaga, parang yung alam niya may idea akong sasayaw. Alam niya may idea akong sasayaw na nakaskirt. Pero yung reaction niya po talaga is on the spot. Yun po yung talagang kinatuwaan po ng mga tao. Yung reaction niya, ang galing niyang umarin, parang ganun. Tapos, yun na po, tinuloy-tuloy ko na yung pagsusuot ng mga skirt in public na sumasayaw, ganyan. And ang dami pong natutuwa na sa challenge po na yun. Oh, di ba? I want to know, how do you maintain your content or how do you keep your content relatable and still viewer-friendly? Siguro po ang ginagawa ko na po is, for me, nagiging aware po ako sa mga pinopost ko, ganyan, nagiging aware ako sa mga, we should be aware of what we are posting po. In short, we should think before we click po. And honestly po, minsan nakakagawa po ako ng gano'n na hindi po viewer-friendly yung mga content ko. And I feel sorry for that. And
yun po, siguro minsan po si nakakapag-post ako ng mga TikTok ko na naka-underwear, naka-pictures po na naka-underwear, and hindi ko naman po talaga intention na gumawa ng issue, ganyan. Siguro po, I'm proud of my body lang po, kaya napopost ko po yung mga ganun po. Now, before I let you go, Kent, here are a few quick talk questions para mas makilala ka ng mga fans and followers mo. So, ready ka na ba, Kent? Ready na ako, yari. Ayan, sige, first thing that comes to your mind, ilang taon na nga ba si Kent? 20 po, kaka 20 ko lang this January 15 po. Ayun. Oh, basketball or video games? Basketball. Ano ang year at course ni Kent sa school? First year college po, Bachelor of Science in Tourism Management. Anong gawaing bahay ang alam gawin ni Kent? Siguro po ano, maglinis ng bahay, magmap, magwalis, or magbilig, ganyan po, maghugas. Ayan na, girls ha, masipag pala si Kent. Ito, tanong ng mga kababaihan, single ba si Kent? Single po, and kuya, I am looking for. Oh, ayan na, sa mga naghahanap din dyan, looking si Kent. Maraming salamat sa masayang kwentuhan, keep it up, and of course, congratulations. Thank you po, Kuya Harold.